Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kampin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, at aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan na mga lingkod mo'y
ginawang pagkaing niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyan iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nakasalay patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung ang Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabaksak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Bakit kaya sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida." Bakit sila naging kawawa? Dahil ipinapahayag ni Jesus ang mabuting balita sa kanila, pero hindi sila nakinig. Hindi sila nagbago ng buhay. Nagbingi-bingihan. At alam natin, no, na ang salita ni Jesus ay nagbibigay buhay sa atin. Nagbibigay inspirasyon. Marami sa atin, di ba? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos o napakinggan ng salita ng Diyos
ay nagka-inspirasyon sa buhay, nagkaroon ng pag-asa, at nagbago ang buhay. Ang mga taga-Korasin at Bethsaida sa ating Ebanghelyo, bagamat nakita na ang mga kababalagang ginawa ni Jesus, pero hindi sila naniwala at nakinig. Hindi sila nagbago ng buhay. Kaya, kawawa. Sayang. Kawawa ang tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kumbaga sa madaling sabi, kawalan mo ang hindi pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang pumupuno sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay inspirasyon sa atin. Kaya ang tao na ayaw makinig, nawalan. Kaya kawawa. Pero paano naman sa taong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito? Anong tawag ni Jesus doon? Mapalad. Kaya sa parehong ebanghelyo, sinabi ni Jesus, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ngayon, bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ano ka? Kawawa o mapalad? Kung pumalakpak nga akong kawawa, sinusubukan ko lang kung nakikinig. Pumalakpak nga akong kawawa, wala. Pumalakpak nga akong mapalad. Ayan. At dahil kinikilala natin na mapalad tayo, niyayakap natin ang isang misyon at pag-uugali na ang salita ng mahal na pong Jesus Nazareno ay pakikinggan natin lagi. Kaya di ba, dito sa atin, dumarayo pa rito dahil First Friday, para saan? Para lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, pakinggan ang kanyang salita. At pagkatapos pakinggan, pag-uwi natin sa ating mga bahay, ang pinakinggan, sinasabuhay. At yun po ang marka ng isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Na ang salita ng mahal na pong Jesus Nazareno ang umuhubog sa kanyang buhay. Hindi siya deboto tuwing First Friday lang. Hindi siya deboto tuwing Biyernes lamang. Kundi araw-araw, kahit saan, siya ay tunay na deboto. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang humubog sa buhay niya. Di ba? Ang salita ng Diyos ang humuhubog sa pagkatao niya. Kaya nga, di ba, parang pag ang isang tao ay mabait, sinasabuhay ang salita ng Diyos, hindi ba masarap kasama ang taong yun? Minsan pag may kakilala ka na yung mga dating pangit na gawain ay tinalikuran, magtataka ka, bakit kaya siya ganun? Ba't siya nagbago? Hindi naman siya ganyan dati, ba't ganyan? Ang bait-bait na niya. Ang pasensyoso na siya. Hindi na siya chismosa. Bakit kaya? Kasi ang salita ng Diyos ang humubog sa buhay niya. Ha? At yun ang taong mapalad. Mapalad ang isang tao na buong pusong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsusumikap na ang salitang napakinggan ay humubog sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Say, Father, madali naman sabihin, pero alam natin mahirap, di ba? Hindi madaling sundin ang yapak ni Jesus. Hindi madali na sundin ang kanyang salita at aral at turo. Pero, hindi imposible. Oo, mahirap, pero hindi imposible. Kaya kailangan din natin ng gabay ng Diyos. Kailangan natin ng kanyang grasya. Nagabayan tayo at bigyan tayo ng lakas na loob
na tumugon sa tawag niya, sa pakikinig sa kanyang salita at pagbabago ng ating puso. Kaya, nakikita ng Diyos ang ating struggles. Minsan, dumarating tayo sa yugto na gusto nating magbago, gusto nating talikuran yung mga pangit nating gawain, pero nahihirapan tayo, paulit-ulit pa rin tayo. Gusto mo tumalikot sa panchichismis, pero may kaibigan kang magsasabi, layain ka, sabihin ka, Mars, may balita ako. Pero nag-aaway na yung loob mo. Ano, papatulang ko ba to? O tatalikuran ko? Kakagat ba ako sa temptasyon at imbitasyon na yon? O tatalikuran ko? May pagpapasya tayo. At sana bilang mga tao nakikinig sa salita ng Diyos, pipiliin lagi natin si Jesus. Pipiliin natin ang mabuting gawin. Pipiliin natin may effort, oo. At sa pagbibigay ng effort, doon tayo lalago bilang isang Kristiyano. Hindi ho tayo bilang bukas mabait ka na. It is a process. Effort ang kailangan. Pagpupursigi ang kailangan. Pero lahat ng yan, kung hihingin natin ang grasya ng Diyos. Siguro yun pwede nating hilingin ngayon sa unang Biyernes ng buwan na ito. Bago pa ang mga tanging kahilingan natin, hilingin natin ang grasya mula sa mahal na Poong Jesus Nazareno na hubugin ang ating puso na magbago tayo ng ating buhay. Talikuran ang mga pangit na gawain. Talikuran yung buhay na kawawa. Kawawa dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kawawa dahil namumuhay sa kasalanan. Kawawa dahil namumuhay sa pagmamataas ng sarili. Patungo sa buhay na pinagpala. Mapalad ang buhay ng isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At sana tayo ho, bilang mga deboto ng mahal ng Poong Jesus Nazareno, ang piliin natin hindi ang buhay na kawawa, kundi ang buhay na mapalad. Nasa atin ang pagpapasya. Ang Diyos gagabayan tayo kung magpapasya tayo at mga ngako sa Kanya, Panginoon, ako'y deboto mo, narito ako, pakikinggan ko ang iyong salita, pabaguhin ko ang aking buhay sa pamamagitan ng iyong salita at sasabihin sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno, mapalad ka dahil nakikinig ka sa salita ko at tinutupad mo ito. Tayo na, maglakbay tayo. Sundin natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Piliin ang buhay na mapalad, hindi ang buhay na kawawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siya mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Panalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay mapaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, mahayag, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ang loob mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno,
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinapantulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon. Tulad ng mga bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.